na natin. Quality na, oh. Ating adobo, bango. Magandang araw po uli, mga kabayan, at welcome back po uli. At tayo po ay, bago mag-upisa ay magpapasalamat muna sa pinagluto natin kanina kay Sir Chadray Tagnipes at Ma'am Tita Mamiit ng Balay Banay. Pinagluto po natin sila ng tatlong putahe, apretada, embutido at lumpia Shanghai. At i-deliver po natin yan dyan sa Balay Banay, Balay Banay, Lipa City. So, magpiprepare naman po ulit tayo ngayon ng pitong putahe. At order naman ito ni Ma'am Leti Hernandez ng Balay Banay. Bagong Pook, Balay Banay, Lipa City din. So, tayo po ay magluluto ng pitong putahe para sa kanyang 78th birthday celebration. At nung nakaraan po ay naging bisita natin si Nanay at tayo yung nagkausap tungkol sa kanyang mga paluto. So, magluluto po tayo ng 5 kilong pork ribs adobo. Yan, sinamahan po natin yan ng kasim na medyo may taba. At ang request ni Nanay ay may taba-taba na konti. Tapos, 5 kilong pork apritada. Tapos, ito po ay pangkaldereta, 5 kilo. Request ni Nanay ay yung may maligat na taba. So, nag-request po tayo kay Ma'am Anit Mitchap ng may taba-taba. Tapos, nagluluto po tayo ng 3 kilong puchero. Meron po tayo dyan limpo. At nagagawa po tayo ng 15 pieces na embutido. Tapos magluluto po tayo ng fish fillet with mayo garlic sauce at sotanghon in garlic sa bilao. So ipiprepare na po natin to yung mga itong lima para bukas ay dire-diretso ang ating luto. Atin ay ma-marinate para bukas pag niluto natin ay siguradong malasa na yung ating mga pagkain. Yan, timplahan na po natin. Ilagay na tayo ng asin. Asta na natin. Lahat po yan ay may asin. Bubukod na lang po natin ang timpla yung ating ano, ating pambimbutido at medyo marami-rami po yan sahog. Yan, tapos maglagay na po tayo ng toyo. Pare-parehas naman po itong may toyo. Yung kaldereta, apritada, at siyempre yung adobo, may toyo. Maglagay po tayo ng Worcestershire dito sa ating pangkaldereta. Tapos pineapple juice. Pineapple juice din po dito. Maglagay tayo ng suka dito sa ating pang adobo. DS po ang ginagamit ko suka. Hindi ko ini-endorse pero mas masarap po ito sa adobo. Hindi siya ganun kaaskad. Tapos paminta.
Lagay po tayo ng pickles. Dito sa ating pang kalderetang baka. Dito sa ating pang apritada. Nagsuot lang po tayo ng gloves at haluin natin. Haluin lang po natin mabuti para mapantay yung mga nilagay natin regado. At ito po ay papasok natin sa ref. Lalagay natin sa malinis na lalagyan, may takip. Tapos diretso sa ref para sigurado hindi masisira. At pagpalit lang po tayo ng gloves bago natin haluin itong ating baka. At may mga tao pong masaselan. Haluin na po natin. Basic lang po muna nilagay natin Ricardo. At bukas na natin ito dadagdagan ng mga iba pa Ricardong pampasarap. Okay. Pwede na po natin itong ilipat sa lalagyan. Malinis, lagay natin sa ref para siguradong hindi masisira. Bago po natin timplahan yung ating embutido ay sasalang muna natin dito yung ating yempo. Pakukuluan na natin yung ating pang putsero. May tubig na ho kung nilagay dyan. Na natin sasalang. Ito naman po, hinugasan ko na lang ayos kanina para siguradong malinis na. Timplahan lang po natin ang asin para may lasa. Tapos, lagyan din po natin ng paminta. Hindi po tayo naglalagay ng ibarikado dyan at gagamitin din natin ang kaldo niyan. Hindi tayo maglalagay ng mga sibuyas, bawang at baka po masira yung ating kaldo. Yan. Palambutin lang po natin yan. Yan. Timplahan po natin yung ating embutido para mabalot na natin. Maglagay po tayo ng itlog. Pasas. Lagay po tayo nito. Pickles. Sweet pickles. Relish. Lagay po tayo ng konting flour para maganda ang pagkakabuo ng ating embutido. Ketchup. Paminta. Asin. Toyo. Brown sugar. Tapos, cheese. Kirkiran ho natin ang keso. Yan, maraming keso, marap, mas masarap. Okay, haluin lang po natin. Haluin nating mabuti. Para mabalot natin 'to. At ito po ay isa sa matrabaho na Batangas recipe. Batangas style embutido. Okay na. Pwede na po natin itong balutin.
Meron po tayo dito ang hotdog ating ipapalaman. Tapos nag-prepare na po ako dito ng ano, dahon ng saging. Sinalab ko na ito kanina para mabango at hindi siya madaling masira. Tapos margarine. Gagamit po tayo ng margarine. Balutin po natin yung ating imbutido. Lagay po tayo ng margarine. Takal tayo ng isang taasan itong ating mixture. Tapos lagyan po natin ng hotdog sa gitna. Tender juicy hotdog. At yung ating panaling abaka. Lagi po tayo naghahanda nitong panali at malimit nga po ay ano, imbutido yung ating orders. Ating order. Tatalian lang po natin yan sa dulo. Siksikin natin. Para po maganda ang pagkakaano. Pag in-steam natin, bilog. Tapos sa gitna at sa kabilang dulo. Yan, ganun lang po kasimple. Lalaklaan natin dito. Ganyan lang mga kabayan. Ah. Yan, natapos na po natin balutin. Nagawa tayo ng 22 pieces. Ititrim lamang po natin para magandang tingnan at hindi siya masikip sa steamer. Putulan po natin yung dalawang dulo. Testing. Yun, malambot na. Malambot na po yung ating limpo. Patayin na natin ang apoy. Tanguin na po natin yan. Ating pamputsero. Lagay po natin sa strainer. Para pag lumamig, lalagay natin sa ref. Bukas, ipiprito na lang po natin. Aguin muna natin yung lechong kawali. Saka natin gawin putsero. Yung kaldo, hindi po natin tatapon yan at masarap po yan. Gamitin natin yan. Pansabaw sa putsero bukas. I-steam na po natin yung ating embutido. Dito sa ating maliit na steamer. Salansan na natin. Dahon. Okay. Kuhain na po natin ang apoy. At i-steamin po natin to sa loob ng isa't kalahati hanggang 2 oras. Balikan po natin mamaya. Buksan natin mga kabayan, patayin na natin apoy. Mapula na lingas para paubos na ang gas. 2 oras na po ang nakalipas at tinangahanguin to. Bango. Amoy pestahan.
luto. Ito po ay papalamigin na lang natin para bukas ay piprito na lang natin. At yan po ay sadyang matrabaho. So bukas na po natin tutuloy lutuin yung ating mga orders. Siguro ay maaga ulit tayong gigising bukas para masimulan natin lutuin yung ating pitong putahe. Pahinga muna tayo. Tutulog. Magandang umaga mga kabayan at piniprepare na po natin yung ating mga lulutuin. Nag-get na tayo ng mga panggisa at mag-umpisa na tayong magsalang ng ating mga orders. Nag-init na ako dito ng kawali. Dalawa ka agad. Dito ay caldereta. Dito ay apretada. Ilagay na po tayo ng mantika. Tayo magigisa na. Margarine. May kaunting star margarine. Bawang. Sibuyas. Chorizo de Bilbao. Tapos maglagay na po tayo ng tomato sauce. Gisa natin. Ating minarinated na baka. Haluin lang po natin. Natin na konti ang apoy. Lagay natin sa medium heat. Tapos, atin pong tatakpan. Okay. Dito naman po tayo sa kabila. Apretada naman. Okay naman tayo na laglagay ulit po tayo ng mantika. Gigisa ulit tayo. Margarine.
bawang. Luto-lutoin lang po natin yung bawang. Sibuyas. Gisa rin po tayo ng tomato sauce. Gisa natin yung tomato sauce para hindi maasim. Tapos lagay po natin yung ating minarinate. Pang-apritada. Haluin lang po natin. Tapos ating tang hihinala ng apoy para hindi masusunog yung ilalim habang hindi pa siya nagsasabaw. Takpan po natin. Hayaan nating magsabaw. Habang pinapalambot po natin yung ating kaldereta, pritada, ay gayatin muna natin itong ating pampish pilay a la tempura. Nasa nagtatanong kung ano pong isda ito, ito po ay cream dory. Timplahan po natin yung ating pampish pilay para maya-maya ay maprito na natin. Ilagay po tayo ng kalamansi. O kung may lemon, pwede rin po ang lemon. Bawang. Chicken powder. Paminta. Garlic powder, itlog, harina, haluin lang po natin. Hindi po tayo maglalagay dito ng asin at may lasa na po itong ating fish fillet. Baka umalat. Okay na. Ready na po yan. Pwede na natin prito maya-maya. Magsalang po tayo dito ng chicken breast. At gagamitin po natin yan sa ating sotang hon with garlic. Yan, lagyan lang po natin ng asin. At hihimayin natin mamaya yan pagka lumambot na. Haluin po natin. Tigas pa ito. Para lang mapantay natin yung pagpapalambot. Kung sana po yan nagsabaw, hindi po natin yan sinabawan. Ito namang isa. Napritada oh. Bango ah.
Yan. So, kung sa apoy yan nagsasabaw, basta tatakpan niya, tapos hihinaan niyo na kung sa apoy, magsasabaw siya. Pag kulang pa ang lambot, saka po tayo magbabanto ng tubig para hindi tayo banto ng tubig. Rito po tayo dito ng ating ano, jempo, yung ating pamputsero, ating muna yung lechong kawali. Mag-init tayo dyan ng mantika. Testingin po natin to kung malambot na. Malambot na. Ayun, malambot na. Lalagyan na po natin to ng gulay. Lagyan na tayo ng gulay. Patatas and carrots. May bilin si ma'am. Ang gusto daw niya ay medyo may sauce ng konti. So, dadagdagan po natin ang sauce nito. Medyo dadamihan natin ng konti ang sauce yung sabaw. Lagay din po tayo ng liver spread. Pampuuli natin. Ayan natin lumambot yung nilagay natin, patatas and carrots. Haluin po uli natin itong ating kaldereta. Ay, malambot-lambot na. Pero konti pa. May nagat ulpa. Ayan po natin lumambot pa. Wow, ang bango. Maglagay na po tayo ng bell pepper. At ating green peas o gisantes. Haluin lang po natin. Yan, dinagdagan po natin ang sauce niya. Kita nyo naman, may sauce na. Haluin lang po natin at atin itong iininin ng konting oras, konting minuto. Patitikman natin kay Bochog Charap kung quality na. Yan, pakuluin lang po natin saglit. Hindi na po natin tatakpan. Bayalaan natin kumulo at para hindi ma-overcook yung ating gulay. Okay na po itong ating apritada. Oh. Tinikman ni Bochog Charap. Anong lasa, Bochog Charap? Sarap! Quality! Kanina lang kulang. Yan. Hindi na po natin ito higahin at mawawala yung sauce. Pero habang lumalamig po ito, yan o. Naiigi pa yung sauce. O, oh, malapot na ang kanyang sauce o. Oh. Yan o. Tignan natin ang apoy at atin po yung lilipat na sa tray. Totoo na yung ating apritada. Hanguin na natin dito sa ating catering tray. Dalawang tray.
idiin natin hanggang sa huling patak ng sauce. At yun na ho yung ating apritada. Baliktad rin po natin itong ating yempo. Hinilaan muna natin ang apoy at pag hindi po natin hinilaan, hindi natin babaliktad yan basta-basta. Prep ulit. Testing. Oh, malambot na. Malambot na po yung ating beef. Lalagyan na natin niya ng gulay. Patatas and carrots. Dinagdagan na po natin ang patatas and carrots niya. Kita nyo naman. No? At ang request ni Ma'am ay gusto niya may extra gulay. Lagyan din po natin niya ng liver spread. Lagyan din po tayo ng aromatic dahon ng laurel. Haluin lang po natin. At ati uli yung tatakpa. Papalambutin muna natin ang patatas and carrots. Saka natin dadagdagan pa ng ibang condiments. Pampalasa. Barikado. Palambutin po muna natin yung patatas and carrots. Hanguin na rin po natin itong ating ano, pampuchero. Oh. Ganda na. Lagay natin sa strainer. Lalamigin natin ng konti. Tapos ay gagayatin na natin. Prito naman po tayo dito ng saging, patatas, and carrots. Unahin po natin yung saging. Dinagdagan din natin yung saging at ang gusto ni Mama ay maraming sahog. At libre naman po yung saging at nakatiba ng saging dili sa amin. Sa bakurad. Saktong na hinog. Dagdagan na po natin yung saging. Salan po natin dito yung ating adobo. Mantika uli. Magigisa po muna tayo. Margarine. Bawang, tapanguhin po natin yung bawang. Pag mabango na, maglalagay tayo ng sibuyas. Buhos po natin yung ating pork ribs na may kasamang kasing at konting taba.
Haluin lang po natin yan, maigi yan, ganyan. Hinaan po natin lapoy. Takip. Hayaan po natin magsabaw. Na po natin itong ating saging, oh. Brown na. Tapos susunod po natin dyan yung patatas and carrots. Yun, malambot na. Malambot na yung ating patatas. Ilagay po tayo dyan ng green olives. Tapos maglagay din po tayo ng cheese. Damihan natin ng cheese para masarap. Cheesy caldereta. Tapos lagyan din po natin ang konting hot sauce para may konting anghang ang caldereta. Huwag naman natin masyadong hanghangan. Yung tama lang. Haluin lang po natin. Lagyan na rin po natin yung bell pepper, red and green. Iin-inin na lang po natin yan. Pabayaan natin makuluan at patitikman natin kay Botong Charap maya-maya na kante. Hanguin na po natin dito yung ating patatas and carrots. Sama natin dito sa saging. Strainer. Pwede na po tayo dito magprito ng embutido. Ito naman po tayo dito na ating embutido. Sakay okay na itong ating kaldereta. At ang request po ni Ma'am ay meron din yung sauce, extra sauce. Kaya medyo masauce po ang ating ginawa. Oh. Malapot naman ho ang sabaw niya na ang kanyang sauce. Tinikman na ho ito ni Botong Charap. At anong lasa, Botong? Quality na raw. Ahanguin na po natin ito. Ang ating kalderetang baka, oh. Hanguin na po natin. Lagyan na natin dito sa ating tray. Mm-hmm.
dalawang tray din. Saidin natin hanggang huling patak ng sauce. At ang sauce ang napakasarap. Pag dumampi sa maligam-gam na kanin. Bochog. Bahaw. Maligam-gam na kanin. Bago na lamig. Ito na ho ating beef caldereta. Natin apoy at tatapos din ating iprito yung ating imbutido. Mag-init naman po tayo dito ng mantika para tayo makapag rito ng ating fish fillet with mayo garlic sauce. Haluin po muna natin itong ating adobo para mapantay natin yung pagpapalambot. Bango-bango. Try po ulit. Rito po tayo dito ng ating fish fillet a la tempura. Lalagyan po natin ng breadcrumbs. Tapos diretso na natin dyan sa ating kawali na hindi pa masyadong mainit para hindi agad masunog yung breadcrumbs. Maligat pa, konti pa ang ating adobo. Nanguin na po natin yung unang batch. Salain po natin yung mantika para hindi masunog agad. Salang uli.
Last batch, hanguin na po natin ang ating fish fillet. Para tapos na ang ating fish fillet, gagawa na lang tayo mamaya ng sauce. Mayo garlic. Ihati po natin yung ating pampuchero para masalang na natin. Nilitsyon muna natin. Sama na natin dyan. Testing. Oh, malambot na. Lagay po tayo ng patatas. Marami-raming patatas. Para may gulay yung ating adobo. Tapos, dahon ng laurel. Samahan na rin natin ang bell pepper. Bango. Ito isa sa masarap sa mga pistahan eh. Ano ba, chugcharap bay sana. Adobo. Adobo ng Batangas. Taklubang puli natin. Hayaan natin lumambot yung patatas. Salang po tayo dito ng putsero. Ika. Margarine. Bawang. Natulutoy lang po natin yung ating bawang. Sibuyas. Tomato sauce. Ayan, lagay na po natin yung ating karne, patatas, carrot, at saka yung saging. Lagyan natin ng garban sauce. Pork and beans. Sabuan po natin ng pineapple juice. Brown sugar. Paminta. Ating kaldo.
Tapos maglagay din po tayo ng ketchup. Ah, taklubang po natin. Pag kumulo, lalagay natin yung ibang gulay. Patatas. Oy, malambot na. Palagay ko yung okay na ito, botog charap. Quality na, oh. Ating adobo, bango. Tayo na natin ang apoy at hanguin na po natin yan. Ah. Ito ang pinakamasarap po na titikman sa mga baysanan, eh. Adobo, buto-buto. Ah, meron din po itong extra sauce. Di natin ito inigat. Ang gusto ni Ma'am ay ano, meron siyang extra sauce. Dalawang tray din. Tigay din natin yung sauce. Okay na po ang ating adobo. Nakulo na. Lagay na po natin yung bell pepper, repolyo, at baguio beans. Haluin lang po natin. At yung huling gulay na lang ilulutuin natin dito sa ating putsero. Titik mo pag-aray, botog charap. Hindi na. Hindi na. Na yan. Hindi na daw titik man. At sa daming beses nang naluto, eh. Ulang sa blood. Laso kay quality na ito, mga kabayan. Oh. Ating putsero. Yun ang pinakamaraming sahog, ang putsero. May saging, patatas, carrots, beans, repolyo. Hanguin na po natin at atin na ito lalagay sa ano, ating tray. Para hindi na overcook yung gulay. Hanguin na ho natin.
po yung ating puchero with extra sauce. Luto muna tayo dito ng ating ulam, mga kabayan. Mag-adobo tayo po sa it. Gutom na ang cameraman. Buyas, bawang, kamatis. Meron tayo din yung pusit. Aray, dabuhin natin. Masarap po ito yung kahit maliliit ay malasa yan. Ulog na natin. Timplahan natin. Paminta. Adobo ay di may toyo, ano? Suka. Ginisa lang po natin yan sa kamatis. Tapos toyo, suka. Lagyan na natin yung sili para pag kumulo, isang lasa na lang ho yan. Alright. Sarap dito, ano? Tanggal lang umay ni Bochog Charap. Salang po tayo dito ng sotang hon with garlic. Gamit na tayo ng ano, atsuete oil. Meron po akong atsuete oil din eh. Pakulo na ako lang at sweaty oil. Bawang. Sibuyas. Gisa po natin yung ating giniling na karne. Lutuloy lang po natin yung giniling, atin mo lang sangkutsahin. Yan, tapos ilagay po natin yung ating hinimay na manok. Natin paminta, chicken powder, lagay po tayo ng konting asin. Hindi po tayo gagamit ng patis at may tao pong maseselan ayaw ng amoy ng patis. Yung ating kaldo ng chicken. Dagdagan na lang po natin.
Yan, takluban po natin. Pag kumulo, ilalagay natin yung ating sotanghon. Okay na yan. Oh. Bochog, pwede na tayong kumain. Oh, adobong pusit. May kaunting sabaw, nagsabaw na lang kanya. Nakulo na, ilagay na po natin ang ating sotanghon. Baka may magtatanong, iyan po ang brand. Longkaw. Longkaw. Sapporo. Takluban lang po natin para mabilis maluto. Iga na. Lagay na po natin ang gulay. Pechay bagyo at carrots ang pinakagulay po natin dito sa ating sotanghon. Okay na po ito. Patayin na natin ang apoy. At baka dumikit sa ating kawali ang noodles. Anguin na natin. Bigyan po natin ang onion leeks. Siyempre, yung ating toasted garlic. Ito yung ating sotanghon in garlic sa bilao. Gagawa po tayo ng sauce ng ating fish fillet. Meron po tayo ditong minced garlic. Lalagyan lang po natin ang mayonnaise. Haluin lang po natin. Ganun lang po kadali ang ating sauce. Simple lang ating sauce. Mayo garlic lang. Masarap po ito. Bagay na bagay ito sa fish fillet a la tempura. Yan. Asali na lang natin yan sa malinis na dalagyan na may takip. Ayan mga kabayan, nandito na yung paluto ni Ma'am Leti Hernandez ng Banay Banay. At shoutout din po at maraming salamat kay Ma'am Roulette Pabelico ng Saudi. Yeah, shoutout sa inyo Ma'am at ingat po kayo dyan. At salamat din po sa ating naging customer kahapon kay Sir Chad Tagnipes. At kay Tita Mamiit. Tita Mamiit. Galing din po siya. Taga-Banay-Banay din po sila. So, nandito po yung orders. Naluto na natin. Yan po yung ating sotanghon in garlic sa bilao. Dalawang tray na pritada. Dalawang tray na kalderetang baka. Fish fillet with mayo garlic sauce. Puchero.
adobo o binutuhan. Tapos nandito po yung ating morcon o imbutido ng taga Batangas. So marami po ulit salamat sa ating mga naging customer na parehas na taga Banay-Banay. So ito po yung di-deliver natin sa ano, Bagong Pook, Banay-Banay, Lipa City. Dapat po ay alas 12 na yung tanghali ay nandun tayo. So yun, sa mga gusto po magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. Pag available po ang date, kayo po ay pagluluto ko. So hanggang dito na lang tayo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos.